NBA signings muna tayo. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. Dahil maraming players ang nagkakaroon ng COVID, ay pumayag ang NBA ng isang replacement kada player na wala sa roster. So, lahat ng teams ay nagsasign ng mga free agents. First ay para sa New York Knicks, they will sign Damian Dotson at si Matt Mooney. Si Dotson ay babalik lang sa kanyang original team na pinaglaruan niya for 3 years. Best season niya sa team noong sophomore year. Nag-average ito ng 10.7 points at 3.6 rebounds per game. At nakapag-start pa ito ng 40 games noong 2018 season. Si Mooney naman ay mostly naglaro sa G League. Nakita lang natin siyang maglaro ng 4 games sa NBA para sa Cleveland Cavaliers noong 2020. Para sa Chicago Bulls, Alfonso McKinney. In and out ito sa liga pero palaging natatawag ng mga NBA teams kapag kailangan ng player. Actually, 4 teams na ang napaglaruan niya. Raptors, Warriors, Cavs, and last year ay para sa LA Lakers. Pero best years niya ay sa Golden State kasi nakapaglaro ito ng 22 playoff games noong 2019 at nag-average ng 3 points at 2.3 rebounds per game. Second 10-day contract na ito ni Alfonso sa Chicago Bulls. Nag-sign ito noong December 10. Nakapaglaro na nga siya kontra sa Miami Heat. Binigyan siya ng 29 minutes na playing time producing 6 points and 1 block. And versus Los Angeles, 17 minutes with 2 points and 2 rebounds. Sa ngayon kasi ginagamit lang talaga siya kapag may nagkaka-COVID. Kaya dalawang beses na itong nagkaroon ng 10-day contract sa Bulls. Para sa Toronto Raptors, Juan Morgan and Brandon Goodwin. Si Morgan ay COVID replacement ni Pascal Siakam. Galing nga ito sa G League program ng Boston Celtics. At sa kanyang dalawang taon sa Jazz, nag-average ito ng 1.4 points at 1.1 rebounds per game. Pero sa G League, 12.6 points at 7 rebounds. Si Goodwin naman ay naging backup na ni Trae Young, putting up 6.1 points at 2.1 rebounds per game. Pero impressive ang kanyang stay sa G League para sa team ng New York. 15.3 points, 5.1 rebounds, and 7 assists per game. Para naman sa 76ers, Tyler Johnson, kung saan mas nakilala natin siya sa Miami Heat. Noong 2017, nag-average ito ng 13.7 points, 4 rebounds, at 3 assists per game. Kahit nga ako nagtaka na wala na pala ito sa NBA. Last stint niya ay sa Brooklyn Nets pero dahil hindi siya kasama sa future plans ng team ay hindi ito nakahanap agad ng ibang tahanan. Papalitan niya si Shake Milton sa 76ers na wala ngayon sa lineup. Lastly, para sa team ng LA Lakers, Jamario Jones at Mason Jones. Si Jamario ay nagkaroon na ng stint sa Lakers noong 2019 kung saan nakapaglaro ito ng 6 games averaging 4.5 points, 8.2 rebounds, and 2.2 assists per game. Main asset niya talaga yung kanyang rebounding. Sa G League nga, 10.2 rebounds sa loob ng 4 na seasons. Si Mason naman ay naka 2-way contract. Standout nga ito sa South Bay. Sa loob ng 12 games ay nag-average ito ng 17.8 points, 6.5 rebounds, at 7.1 assists per game. The most impressive part is he is shooting 49.6% from the 3-point distance. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.